Hello mga kabesi! So this video ay para sa mga kuya, tito, parikoy na nagtatanong kung paano ba mapasagot ang babaeng pinapangarap mo. Paano ba mapa-oo ang prinsesang pinagpipray mo? So keep watching para malaman nyo kung ano yung mga tips. Actually, itong tips na to nasulat ko pa 2006. Nasa phone ko lang siya nakasave, pero I really believe some of these tips are really effective para manalo sa puso ng prinsesang pinapangarap mo. Keep watching! So, ayun na nga, pag-usapan na namin. So, yun na nga. Pag-usapan na natin mga kabesi kung paano manalo sa puso ng isang prinsesa. Actually, yun talaga yung original title ng notes na sinulat ko rito. 2016 ko pa siya nasulat, pero February to 2018 talaga siya na edit. Mahilig kasi talaga akong magsulat, manood, magbasa. So, yung isishare ko naman ngayon ay hindi naman ito talaga yung formula. Wala pong formula sa ganun. Malalaman nyo kung bakit. So, ito ay based on my experience, sa nakikita ko, sa mga nababasa ko, sa mga bagay, sa mga kuya, sa mga pastors, sa mga mentors na na-inspired ako. So, paano nga ba manalo sa puso ng isang prinsesa? Ang tanong, may prinsesa ka na ba? Prinsesa ba siya para sa'yo? Dapat prinsesa ba? Prinsesa siya para sa'yo? Ano ang kasabi niya? Cut it out. Prinsesa ba siya para sa'yo? Okay, dapat malinaw yun. Prinsipe ka ba? Diba? So, number one, ipanalo mo muna siya sa panalangin. Hindi ka unang luluhod sa will you marry me part, kundi sa siya na ba Lord part. Let me expound it. Unang-una kapatid, bago ka mangarap, na tanungin siya at ang sagot na dapat marinig mo ay oo, siguraduhin mo rin muna sa sarili mo na siya talaga yung binigay ng Panginoon para sa'yo. Siya na ba Lord? Sobrang importante. Yung iba pag ito yung tinatanong napapatangs, siya na ba, sana siya na nga. Alam mo yun, nagpipray. Pero sobrang importante guys, hindi. Walang halong biro mga kuya. Dapat siguraduhin mo kung siya na ba. Kasi baka masayang lang yung oras mo, masayang lang yung pera mo, maubos lang yung time mo, maubos yung panahon mo, na hindi ka pala sigurado na, siya na ba talaga yung babaeng papakasalan ko? Siya na ba yung babaeng gusto kong makasama habang buhay? Itanong mo muna yan kay Lord bago masayang ang oras mo. Ipag-pray mo. Okay ba yon? Number two, kapag sinabing oo at may rema word or confirmation na, sino magsasabi ng oo? Malamang po ang Panginoon. Maraming paraan para sa magsabi ng oo. Rema word. Kung first time mo pong marinig yung salitang rema word, yun po ay God's word for a specific time and for a specific situation. Yun po yung ibig sabihin ng rema word. Yun yung term namin. So sinasabi namin na dapat may confirmation na. Take note of that part. Dapat confirmation kay Lord. Rema word from Lord. Pero wag din masyadong magpapadaya. Kasi, hindi sign, hindi sinasabi ng iba ang magko-confirm na siya na nga, siya na kaya? Oo, siya na yan, bagay kayo, magkamukha kayo. Yun yung sinasabi ng mundo, pag magkamukha daw, bagay na agad. Yung magkamukha, pero nagkakahiwalay din naman. So, hindi yun. Kapag sinabi mong ganito, pag sinabi mong, ay, pag may nakita ako dyang naka-red, na maganda, na maputi, na chinita, siya na yung para sa akin, tanungin mo po sa Panginoon. Hindi sa'yo lang, kasi pag ikaw, pag nagandahan ka, kuya, sasabihin mo siya na talaga, na panaginipan ko siya eh. Eh, paano yung lahat pala ng crush mo na papanaginipan mo? So, lahat din ba sila? Sila yung prinsesa mo? Diba? Sure mo muna kung siya na talaga. Number three, maghanda ka. Maghanda ka, huwag ka umasa sa tsamba at baka. Ano yun? Ayan ah. Maghanda ka, huwag ka umasa sa tsamba at baka, lamang ang ready sa mga importanteng aspeto. Ano yun? Number three, maghanda ka, huwag ka umasa sa tsamba at baka,
lamang ang ready sa mga importanteng aspeto. You know what? Ano, wag nating basta baka sakali, marami na daw namamatay sa baka. Kailangan nating maging handa kung gusto mong love life, kung gusto mong mag-asawa, kung gusto mo na talagang may makasama sa iyong buhay, kailangan handa ka. Saang aspeto? Ang dami-daming aspeto para ikaw ay maging handa. Number one, kapatid, kuya, spiritual aspect. Ano po yun? Kung hindi ka consistent sa relasyon at commitment mo kay Lord, paano pa sa ibang tao? Sobrang impact nito. Kasi, di ba, doon sa relationship natin kay Lord, doon tayo matitest eh. Doon tayo mapapractice kung gaano tayo ka-consistent spiritually, kung gaano tayo ka-committed. Girls, kung may girls na nanonood dito, piliin mo yung taong committed. Hindi yung committed yung isip. Committed, unang-una sa Panginoon. So, kayo mga kuya, kailangan spiritually ready ka. Kasi, di ba, ang gusto mo pa nga minsan, dapat pastora, dapat Christian, all out. Diba kung ano yung gusto mo, dapat gawin mo rin sa sarili mo. Paghandaan mo, i-workout mo, ayusin mo kapatid. Kasi lamang, lamang talaga ang handa sa spiritual na aspeto. Grabe, kasi kaming mga babae, baliw-baliw din kami minsan. Kapag hindi ka strong spiritually, bibigay ka. Baka ma-stress ka din sa mga kababaihan, kahit anong bait pa niya, kahit sinong Christian yan. May stress ka din. So, dapat ready ka rin spiritually. Paano mo mas masasabing ready ka rin spiritually? You are sure of your salvation. You are sure of your relationship with God. Tama ba? Na hindi ka masishaken. Kung ma-reject ka man, okay ka pa rin. Strong ka. Kung maging kayo man, grabe pa rin. Stay put, humble, spiritual stable ka pa rin. And, sinasabi namin sa mga girls, piliin niyo yung mga cell leaders. Bakit? Kung ibang tao nga minahal, ikaw pa kaya? Ama, ganyan yung mga pabanat, yan yung mga naririnig nila sa mga conference. Piliin mo yung cell leader, mahal yung ibang tao, may malasakit. So, I pray na talagang kayo ay ma-practice nyo yung pagiging spiritual leader nyo. Ano pa? Saan ka ba pwedeng maghanda pa? Maghanda ka sa financial aspect. Siyempre, parang pang-asawa na yata yung tinuturo ko dito at sinasabi ko, yes po. Sa totoo lang, yes. Ang hirap na gusto mong lumab life, pero ninakaw mo lang sa nanay mo yung pang-date mo. Diba? Sinasabi ko sa mga kabataan dati, wag na wag kang mag-date nang hindi mo sariling pera. Ninakaw mo lang yung pambaon mo. Diba? I really believe pala. Sorry for the word. Alam ko walang mga magnanakaw na nandito. Kasi talagang ready tayo. So I just want to encourage you na dapat financial aspect ready ka. Kasi bakit? Aminin mo man o hindi, kailangan mo yan. Mahal ang magmahal. Can you pray the price? Sabi niyo, ang materialistic kasi ng mga babae, hindi. Kasi diba, men are born to be a provider. Maraming aspeto. Kailangan din po natin yan. So ngayon, kung feeling mo, hindi ka pa ganun ka-ready, hindi mo pa kaya, improve yourself muna. Level up, magtiyaga ka, samahan mo ng dasal, sabahan mo ng sipag, be promoted, level up in all you do, na tipong, ano naman eh, if you do it with all your heart, God will bless the works of your hands. Diba? Mas gusto kasi ng mga babae na, okay, hindi naman puro spiritual, ay, sobrang God lang to, may faith lang tayo. Ano ko, pag naging asawa mo na siya, asawa ko, may faith ka ba? O hindi ka magugutom? Hindi pwedeng ganun. Hindi lahat nadadaan sa puro spiritual, kailangan din ng practical, financial. So, kailangan maging ready ka. Bago ka magtanong ng, will you marry me? Dapat, okay, may trabaho, mabubuhay mo ba siya? Diba? Kailangan mong buhayin. Kung may trabaho naman siya, dapat meron ka din, di ba?